Reaction po ng mga netizens. Sabi nila, lalo na po ang mga taga-suporta ng nasa Malacañang, ang mga iginagalang natin ng mga loyalista dahil sa kanilang full support sa nasa Malacañang kay PBBM. Minsan, iisipin mo, nakakabilib yun. Diba? Talagang hindi sila bumibitaw. Talagang paninindigan nila hanggang dulo na sila ay sumusuporta sa nasa Malacañang. At sana lang talaga, lahat ng sinusuportahan nyo ay mga positibo dahil, well, hindi naman dapat talaga suportahan ng kahit sino kung yan ay hindi na maganda para sa ating bansa. Eto, pinagtawanan kayo ng mga diehard tuloy or ng mga loyalista dahil nga dito sa tila banta na itong si Kibuloy. In your dreams now, labanan mo muna or patunayan mo muna na wala kang kinalaman sa mga karumal-dumal na akusasyon laban sa iyo bago ka magturo ng iba. Ayan, ganyan ang mga Duterte rin. Siguro talagang trained na sanay nakita ng mga katulad ni Kibuloy kung paanong lumaban ang mga Duterte. Kung paanong hindi kasi patas ang laban kadalasan ng mga Duterte. At nakikita yan ang mga katulad niya ni Kibuloy. Kung manalo daw kasi siya, ay mananagot sa kanya ang mga korap sa ating bansa, sa Pinas. Mabuti. Mabuting layunin yan. Ay paano kasi kung ang korap, yung mga korap, ay yung mga nasa paligid nyo rin. Ikaw mismo. Talaga, hindi corruption yung pinamamalimus nyo po, yung inyong mga church members. Hindi ba corruption yung pinagbebenta nyo ng kung ano-ano sa lansangan ang mga miyembro ng inyong simbahan? Hindi ba pang-aabuso rin na matatawag yung bibigyan mo ng kota yung mga minor de edad, yung mga senior citizen na miyembro ng iyong simbahan para makakota nga, makalikom ng malaking-malaking halaga para lang or sa caroling? Hindi ba corruption na matatawag yun? Diba? Kinukorrupt nyo agad ang pag-iisip ng mga kabataan. Tapos sasabihin nyo, ikaw talaga ang lulutas sa corruption ng ating bansa. Eh, ang mga corrupt ay mga nasa paligid mo rin. Yung mga inaakusahan ngayon, yung maraming kaso at problema ngayon sa corruption ay yung mga kadikit nyo po, Mr. Kibuloy. How dare you say na ikaw ang magiging solusyon sa korupsyon sa ating bansa. At may pananakot pa na kuno nga ay mananagot. Mananagot daw sa kanya. Managot ka po muna sa batas, sa mga nabiktima nyo, at syempre, managot ka sa taong bayan, mananagot ka naturalmente sa mata ng Diyos. Yung sinasabi nyo na Panginoon, ay baka managot din, kasi alam ko ang Panginoon ng mga katulad na ito ay hindi naman yung ating Panginoon. Iba ang Panginoon ng mga katulad ni Kibuloy. Talagang ang tatargetan daw niya ay ang nasa Malacañang. O ay bakit hindi niyo pa kasi targetan ngayon? Di ba nananawagan kayo ng people power? Ay bakit po kayo nagtiwalag sa Maisog Rally? Bakit hindi nasuportado ng KOJC members yung mga inilungsad or inilulunsad na rally na yan ni Digong? At bakit ang SMNI po ay mukhang nawala na rin, natabangan na rin na i-cover ang mga Maisog Rally nga ng mga Duterte? Anong ibig sabihin yan? Mananagot daw sa kanya yung mga corrupt. Ayan, ang una mong panagutin ay si Digong at si Sara Duterte. Good luck.